Sama ko palang araw sa inyong lahat mga minamahal mga tanglaw, kayong mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunan ito ang Salitanglaw, pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng law sa ating buhay. Ang ating pong mabuting balita ay mula po sa Numan, Kabanata 12, mga talata 24 hanggang 26. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakon at martir ng simbahan noong ikatatlong siglo. At kung titingnan natin ang buhay niya, dalawang bagay ang maaari nating matutunan. Una, ang kalakasan ng loob na maipahayag ang katotohanan sa kabila ng mga paglilibak o pag-uusig. At pangalawa, tanggapin ng may kadalakan ang mga hamon, kahit pa nga sa pag-aalay ng ating sariling buhay para sa Panginoon. Minsan dumating ang mga kinatawan ng pamahalang Romano sa kanya at pinagpilitang ibigay sa kanila ang mga kayamanan ng simbahan at isuko ang mga ito sa Emperador Valeriano. Hinilingin niya na mabigyan siya ng tatlong araw ng palugi upang tipunin ang mga ito. Ipinagbili niya ang maaaring may pagbili at ang mga kinita ay kanyang ipinamigay sa mga mahihirap ng lungsod. Dumating ang Emperador Valeriano sa tinatang araw na may pag-iisip na makukuha na niya ang sinasabing yaman ng simbahan. Ngunit anong laking gulat at pagkadismaya niya nang iniharap sa kanya ni San Lorenzo ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga balo ng lipunan. Tahasan niyang sinabi sa harap ng malupit na pinuno, narito ang tunay na kayamanan ng simbahan. Dahil dito, napuyos sa galit ang emperador at ipinag-utos na siya ay patayin. Sa pamamahiyang kanyang naranasan, ninais niyang magdusa ng paunti-unti sa San Lorenzo hanggang sa kanyang kamatayan. Sa halip na pagkapako sa krus o pagpugot ng ulo, ipinaihaw siya ng buhay sa kanyang mga kawal. At kahit pa nga sa ganitong sitwasyon, nakuha pa rin niyang magbiro. Pinakiusapan pa niya ang kawal na nagbabantay sa kanya, ipihit mo na ako sa kabila dahil tostado na ang gilid na ito. Kahit na nga ilang siglo na ang lumipas mga minamahal kong katanglaw, pagkatapos ng pagkamartir ng San Lorenzo, patuloy pa rin ang simbahan sa pagharap sa mga pag-uusig. Tayo bilang kabahagi nito ay dapat din magkaroon ng kalakasan ng loob na maipahayag hindi lamang sa salita, kundi mismo sa ating buhay ang ating pananampalataya. At sarap nga ng mga pag-uusig, sarap nga ng mga paglilibak na ito, patuloy pa rin natin dapat na patotohanan na ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa ating paniniwala, sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus at hindi sa yaman, kapangyarihan o katanyagang iniaalok ng mundo. Sa kanyang pagkamartir, tunay nga naman na si San Lorenzo ay butil ng trigo na pumatak sa lupa. Tayo kaya, paano rin tayo magiging butil ng trigo para sa ating Panginoong Jesus? Ito ang pagnilayan natin at harinawa ang halimbawa ni San Lorenzo ang maging ating inspirasyon sa pagbibigay, sa pag-aalay at paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Magpalainawa tayong lahat ng puong